Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ang aking puso katulad ng dati at sa laging pagkakataon na kayo ay nasa mabuting kalagayan, katulad din naman po namin na sa biyaya at awa ng Diyos ay nasa maayos din po kaming kalagayan. Sa araw pong ito, araw po ng Thursday, morning po ng Thursday dito po sa dako ng Winnipeg, Manitoba, ang ating pong pag-aaral ay binigyan ko po ng pamagat na 5 marks or rather marks of physical maturity. 5 po ito. 5 marks ng physical maturity ang ating tatalakayin. Ang tanong siguro, Pastor Ruel, bakit naman physical maturity? Napaka-evident naman yan. Yan naman ay madali nating makita. You don't need to discuss that. Pero alam niyo po kung bakit ko tatalakayin yung marks ng physical maturity? Kasi malaki po ang pagkakaparehas nung tinatawag na physical maturity at spiritual maturity. Hindi po ba? So mamaya po, lubusan natin itong maiintindihan. Part 1 po ito kasi po maaaring hindi ko ito matapos ngayon. At ipagpapatuloy po natin ito sa kinabukasan. So tayo po'y magsimula, basahin po muna natin ang ilang mga talata. Una po ay yung Colossians chapter 2, 6-7. Ganito po ang sinasabi. So then, just as you received Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, yung spiritual immaturity is a systemic problem. Aminin man o hindi ng simbahan o ng mga leader ng simbahan, ng mga tagapanguna sa simbahan, one of the common or systemic problem that we have in the church right now is the immaturity of the members. Spiritual immaturity of the members. At mas nakakalungkot, mga kapatid, kung ang spiritually immature ay hindi lang members, kundi mga pastor mismo. Pero makikita po natin na sa ating kapanahunan na ang spiritual maturity or growth of the members nakasalalay sa spiritual maturity ng kanyang mga tagapanguna. Many problems in the church can be traced to a deficiency of spiritual immaturity or spiritual maturity of the members. Aminin man natin o hindi, yung mga malalaking problema, maliliit na problema o anumang problema ng simbahan, kung merong pag-aaway-away, pagkakampihan, kung merong kaguluhan, kung merong mga suliranin sa mga miyembro o sa pastor o sa leader ng church, matetrace nyo po ang ugat ng problema at ito po ay ang deficiency, meaning ng deficiency, kakulangan ng spiritual maturity ng miyembro. Many reveals by their conduct that they are spiritually immature even after they reach their senior years. Ito yung napakasakit na mapakinggan ng iba eh. Maraming tumataas ang kilay kapag pinag-uusapan ito eh. Yun bang tipong antatandahan na po sa church? Doon na po nagkatahid, yung term na ginagamit eh. Doon na po nagkatahid, doon na po tumanda. And yet, sa kabila nung kanilang matanda na sa edad physically, eh napaka-immature spiritually. And the Apostle Paul has often had to deal with this problem in his ministry. Si Apostol Pablo mismo, kilala naman natin siya. Siya po yung halos talaga sumulat noong maraming mga epistles in the scripture. In all his letters, mababasa po natin, he stressed not only the need to be justified in faith by Christ or to be justified by faith in Christ, but also after being justified, after being
regenerated and received Christ, they should what? They should grow. Ano po ang sabi niya sa Colossians 2? Just as you receive Christ. So, ibig sabihin, natanggap mo si Kristo, tinanggap mo siya bilang Diyos, eh, kailangan ka magpatuloy. You need to continue to live your lives in Him. So, iyan po yung makikita natin sa mga sulat ni Pablo, hindi lang sa Colossus, sa maraming pagkakataon. Lalo po sa Corinto, kasi doon po sa Corinto, marami siyang problemang na-encounter na ang dulot ay immaturity, spiritual immaturity ng mga members. Sa Corinto po, may pagtatalo-talo kung sino ang mas magaling na leader. Si Pablo ba? Si Apollos ba? May mga pagtatalo-talo sa mga spiritual gift. Merong mga pagtatalo-talo na siya ang mas magaling dahil nakapagsasalita siya ng mga wika. At dito po sa Corinto, sumaway doon si Pablo. Tumahimik ka, ika. Kung walang mag-i-interpret ng sinasabi mo, tumahimik ka. So, speaking in tongues was not encouraged dahil nagdudulot ito ng kaguluhan at ang mga gumagawa nito hindi spiritually matured, kundi mga immature. Ipinagpipilitan yung kanyang mga gift. Pinagpipilitang ipractice yung mga dapat hindi ipractice. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya si Pablo, ang sabi niya, dapat rooted, dapat built up in him, dapat strengthened in the faith. Yan po yung paalala niya dyan. He was often disappointed when he found believers lacking in this respect. Hindi lang po si Pablo, yung pong sumulat ng Hebrews. Ano po, yung apostol na sumulat ng Hebrews, o kung sino man yan, writer ng Hebrews, kasi hindi po tiyak kung sino sumulat ng aklat ng Hebreo eh. Yung sumulat po ng aklat ng Hebreo ay nakita rin ang kahalagahan ng spiritual maturity. And the writer of Hebrews reprimand the readers of his epistle that they were not ready for strong meat. Ang sabi po ng sumulat ng Hebreo, ang tatagal na ninyo. Dapat kayo'y tagapagturo na. Pero hanggang ngayon, kayo'y dapat turuan pa. Naku, di ba? Parang simbahan lang, ano? Kapatid, di ba? Parang ikaw lang. Huwag kang masasaktan, ha? Ikaw na nanonood sa akin ngayon. Di ba? Parang ikaw lang din. Gaano ka nang katagal na born again? Gaano ka nang katagal na nagsisimba? Gaano ka nakatagal kabilang ng church? Pero ang sabi ng sumulat ng Hebrew, dapat, no? In fact, though by this time, you ought to be teachers. Dapat sa panahong ito, dapat nagtuturo ka na eh. Dapat nga, ikaw ay napapakinabangan na ng gawain ng Panginoon. Pero ano sabi? Hindi. You need someone to teach you. Eh, wala naman pong problema ron. Talaga naman kailangan natin ng tagapagturo. At kailangan naman po natin mag-aral. Pero ang binabanggit na sumulat ng Hebrew dito, nakakalungkot sa kabila nung dapat teacher ka na, ang dapat mong matutunan ay ano? Elementary truth of God's Word all over again. Imagine ninyo 1932. Hanggang ngayon, doctrine of salvation, those are elementary teachings. Hanggang ngayon, unsettled. Hanggang ngayon, hindi maintindihan ng mga miyembro. Bakit ba ako naligtas? Paano ba ako naligtas? May participasyon ba ako sa kaligtasan ko? O ang kaligtasan ko, gawa talaga ng Diyos? Paano ba ako maliligtas? Dahil tinanggap ko ba si Jesus Cristo? O siya ang tumanggap sa akin? Dinala ba ako ng Ama kay Jesus? O ako ang pumunta kay Jesus? Those are simple elementary teaching, pero hanggang ngayon, hindi naiintindihan. Ako ba'y totally depraved? Patay ba ako dahil sa kasalanan? O ako'y hindi namatay, humina lang? Ako ba'y walang kakayahang lumapit kay Jesus? O meron din akong kakayahan? Ito'y unsettled hanggang ngayon. Why? Dahil po mga kapatid, ang mga tagapagturo hanggang ngayon, immature. Napakasakit na katotohanan ito. At ang mga nagbibigay ng turo tungkol dito,
inaakusahang ubod ng yayabang, inaakusahang alalaki ng mga ulo, inaakusahang nagbibigay ng mga dahilan para maghati-hati. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang katotohanan ay maghahati. Ang katotohanan ay maghihiwalay kahit na po ng sambahayan. At kayo po'y testimonyan niyan. Nung nakakilala ka sa Panginoon na dating ikaw ay hindi naman mananampalataya, ano nangyari? Di ba, pinersecute ka ng sarili mong pamilya? Dumaludalo ka lang ika kay Pastor Will, nakinig ka lang ika ng sermon kay Pastor Will, ngayon ganyan ka na. Bakit? Kasi natuto ka eh. Naliwanagan ka. Kaya nga sabi ko dun sa mga nakikinig sa Tinig ng Pag-asa, huwag po kayong makikipag-away, pero inevitable po yun eh. Hindi ko po sinasabing makipag-away kayo. Pero ikaw na naliwanagan, ang totoo po, hindi ka makatitiis na manatili sa kadiliman. Ikaw na lumalago, hindi ka makakapagbalik-balik dun lang sa elementary teaching. Hindi ka masasatisfy sa pagkain ng gatas. Sapagkat ang nagmamature na mananampalataya sa physical man o sa spiritual will not be satisfied with milk. Alam niyo po mga kapatid, kayo po na nakikinig sa Tinig ng Pag-asa at sumusubaybay araw-araw, Monday hanggang Friday. Di ho ba hindi naman kayo nagsasawa? Yung mga nagsasawa, wala na po dito. Yung po mga nagsasawa sa kakakain, eh umaalis na po. Pero nagtataka ako doon sa mga nananatili. Ibig lang sabihin yan, totoo yung sinasabi ng Biblia na you will hunger for more. You will hunger for the solid food. At kapag ikay lumalago, kasasabikan mo ang pagkain ng salita ng Diyos. And you will never be satisfied with storytelling alay. Kaya marami po mga kapatid, ang nangyayari, umaalis doon sa kanilang simbahan kasi wala po sila talagang napupulot. Puro kwento lang si Pastor, hahanap sila nung mga magpapakain sa kanila ng malalim na salita ng Diyos. Kasi yan po sinasabi eh. Kasi po dapat may goal. At ang goal talaga po ay ang maging mga tagapagturo. Yan ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo. But the thing is, paano mangyayari yon kung hanggang ngayon yung elementary truth of the Word of God ay hindi ninyo alam? Sabi po dyan, you need milk, not solid food. Hindi po ba? So, naniniwala po ako na spiritual immaturity was not only a problem in the early church. Hindi lang ito problema ni Pablo. Hindi lang ito problema ng sumulat ng Hebreo. But it is also among us. There are many professing believers who never seem to rise above the infantile stage of spiritual life. Marami po, naku mga kapatid. Kaya nga, simula po nung ako'y nagturo na sa Tinig ng Pag-asa, ang dami ko pong natatanggap ng mga message. Nakakatanggap po ako ng mga comments sa Facebook. May mga may message po sa akin. By the way, pag nag-message kayo, sinasagot ko naman po. Kahit gaano kabisi po ang inyong lingkod. Pag may nag-inquire, nagtanong, sinasagot ko po. Ito po. At alam niyo po mga kapatid, yung mga inquiry, ang sinasabi nila, bakit po ngayon lang namin ito nalaman? Bakit po meron palang ganyang teaching, hindi po na ituro sa amin? Kung ang nagtatanong ay mga bagong mananampalataya, pwede mong sabihin, kapatid, magtiis-tiis ka lang, dahan-dahan lang kasi ang mga bagay tungkol sa buhay espiritual. Eh kaso hindi ho eh, matatanda na. At ang mabigat po, mga leader pa sila ng simbahan. Na sinasabi nga po ni Pablo, no po, sa Colossians 2, dapat rooted. Dapat established in the faith. Dapat built up in the faith. At ang sabi po ng sumulat ng Hebreo, dapat po teacher na. Pero hanggang ngayon, hindi pa. Immature pa. Gatas pa. Hindi pa po pwede ang kanin.
So no matter how advanced in years they may be, their conduct, their speech is such that one thinks how childish these people are. Mga kapatid, huwag niyo po akong ma-misinterpret. Iba yung childish, iba yung childlike. And I do not say childlike. Kasi po tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging childlike in faith. Alam niyo po ba yung childlike in faith? Yung pong childlike kind of faith, ito po yung trusting faith. If we have that childlike faith in the Lord, we will be trusting the Lord fully, like children trust their parents. Mahalaga yon, yung childlike faith. Kaya hinahamon tayo eh. Di po ba nung kinalong ng Panginoong Hesukristo ang mga bata, pinaupo sa kanyang lap. Ano sabi niya sa mga alagad? Malibang magsitulad kayo sa mga batang ito, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Eh. Sa kanila nabibilang ang kaharian ng langit. Bakit? They have that childlike faith. And that is a necessity. That is necessary for every believer. We need to have that trusting faith in Christ. That childlike faith in Him. Pero iba yung childish, mga kapatid. Childish is something else. And childish is a word we apply to people who are annoying, combative, dissatisfied, easily hurt. Ano po? Sila po yung ipinagpipilitan yung kanilang gusto kahit mali. Di ba ganun ng child? Walang pakialam kung wala sa timing lagi. May kausap ka, biglang kakalabit. Mami, mami, ma. Di ba childish yun? And that is not childlike, that is childish. O kaya pag merong hindi naibigay, biglang maglulupas ay magtatantrum. Daddy, daddy, daddy. That is being childish. Very annoying, very combative. Pag mimia, may inagaw, may suntukan. Di po ba? Always dissatisfied. May hawak-hawak na laruan, bigla itatapon, hanap na naman ng iba. So those are childish things. Yung tipong pagdating sa buhay espiritual eh, walang kasiyahan. Sisimba rito, lipat dito, lipat doon. Okay lang kung talagang naghahanap eh. Alam niyo po, hindi masamang lumipat ng simbahan. Lagi ko sinasabi yan sa mga member ng Winnipeg Unida. Hindi ko kayo ikikip dito kung hindi kayo lumalago. If you are not growing in the ministry of Winnipeg Unida, you can find and look somewhere else where you will grow. Hindi ko kayo pipiliting manatili dito. At ganun din ang sinasabi ko sa inyo. Responsibilidad mo, kapatid na Kristiyano, ang iyong growth spiritually. Pag wala kang napupulot, ba't ka nandyan? Kung ubod ng labo ng mga sermon, ba't ka nandyan? Kung puno-puno ka ng tanong na hindi masagot, ba't ka nandyan? Hindi po ba mga kapatid? Iba naman yung pag nagtampo, lipat. Pag sumaloob, lipat. O naggagawa pa ng kaguluhan. O gumagawa pa ng mga bagay na pagkakaguluhan sa church dahil hindi siya nasunod. Iba yun. Pero if you feel that you are not being well fed, hindi ka lalago. Dahil kaya naman tayo lumalago dahil sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, sinabi rin ng Panginoong Hesukristo ito eh, hindi naman nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita, take note of this, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. We have two kinds of food. A food for the body and a food for our spiritual life. Amen? So, there were many people like that in the congregation of the Apostle Paul sa Corinto, sa Galacia, and other Christian communities. And we also have them in our congregation. Amen? Spiritual immaturity
shares many characteristics with natural physical community, or immaturity rather. So, kaya huwag kayong magulat kung bakit ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Marks of Physical Immaturity. Kasi po, meron naman talagang pagkakatulad yung physical at spiritual immaturity. Kaya, huwag kayong ma-surprise. Because God is both, take note, both the creator of our natural, psychological, mental, and physical, even spiritual life. And siya yung creator nun eh. And being the creator, He can recreate. Amen? God creates and recreates the whole man. So when, ang tanong, when, kailan? Yung pong tao na winasak, dinurog, inalipin, pinatay ng kasalanan sa buhay espiritual, ang may kapangyarihan lang na bumuhay, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? At kapag ang Panginoong Diyos, yung buhay na pinatay ng kasalanan, ay kaya niyang i-recreate para magkaroon ng panibagong buhay. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tanong ni Nicodemo, how? Umiihip ang hangin, hindi natin alam kung saan galing, ganun ang ipinanganak ng Espiritu. Bahala ang Espiritong bumuhay sa patay nating Espiritu kasi sa Espiritu tayo mabubuhay kailangan. So, God's redeeming work aims at the restoration of our total humanity. Body, the soul, or the spirit, no, who is restored into a reconciled, loving relationship with God. Not only with God, but with our neighbors and ourselves. So, ano pong mangyayari? Sa ating conversion, great changes take place. Sa ating pong pagbabagong buhay, binago po tayo ng Diyos. Binuhay po tayo sa patay nating kalagayan. Kinatagpo po ng Panginoong Jesus ang atin pong mga buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin sa ating Panginoong Jesus ng ating Ama. At ang Panginoong Jesus naman, bilang siyang daan, katotohanan at buhay, siya naman ang nagdala sa atin sa Ama. Pero hindi ho nangangahulugan pagka-born again mo, patay ka na eh. Hindi naman po eh, di po ba? So ano po ang susunod na hakbang nun? Tayo po i-encourage, mamuhay sa kabanalan, at lumago sa buhay espiritual. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid? Pagka-born again naman natin, hindi naman talaga totally biglang-bigla ka na nagbago eh. Yung po sinasabi sa Korinto na tayo bago ng nilalang, ibig sabihin no, nagbago po yung ating kalagayan. Nagbago po yung ating status. From being a sinner, we become righteous in the eyes of God by the imputed righteousness of His only begotten Son. Dati tayo kaaway ng Diyos, ngayon kaibigan na ng Diyos. Dati tayo hindi anak ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos. Before we are dead, now we are alive. So those are the difference. Ngayong ika'y buhay na ngayong ika'y mananampalataya na, ngayong ika'y kabilang na sa kaharian ng Diyos, you need to grow and become mature. We cannot remain immature. Pero ang nangyari ito may biglaan, ang sanctification pa'y progressive eh. Di po? This does not mean that all of a sudden, ay magiging perfect tayo. Yung less desirable character traits natin, di naman biglang magdi-disappear. If I was an angry and impatient man prior to my conversion, God will not immediately or overnight ay babaguhin tayo and we will become a calm and patient type of person. That will not happen.
we remain the same person with all our weakness, with all our idiosyncrasies. But with this difference that he begins to fight, that we begin to fight these ugly character traits. At ito po mga kapatid, ang tinatawag na maturity kung nagiging mapagtagumpay na po tayo rito. Believers who don't do this or make little or no progress in this respect remain spiritually immature and should really examine themselves whether their conversion was genuine. Now, it is important therefore to know some of the marks or characteristic of physical maturity. Kaya ito yung topic natin ngayon eh. Ito po yung pag-aaral natin ngayon. Marks of spiritual or physical maturity. Sapagkat parehas lang naman, kung ano po yung mark ng physical maturity, ganun din po yung marks ng spiritual maturity. Ang una po, ano po, atin pong tingnan, ano po. So, 5 marks po ito. The first mark is stability and flexibility. Naniniwala po ako na yung spiritually matured person, ang unang makikita natin sa kanila on how they will live, they are stable and flexible. A physically mature person is stable and yet flexible. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo po yung children are neither, they are not stable and they are not flexible because they still depend on their parents or somebody else for everything. There is no stability yet because their character is being or still being formed. Kung ikay nagkaanak na, kitang-kita mo yan eh. Kung ikay nagkaroon na ng anak, makikita mo na hindi mo pwedeng pabayaan ang isang sanggol sa kanyang mga pagpapasya, hindi mo pwedeng pabayaan ang sanggol sa kanyang sarili na disposisyon kasi hindi yan stable. Naniniwala po tayo na stability comes gradually as they pass through their crisis years of puberty. A distinct personality develops. Convictions are internalized and the specific lifestyle is adapted. But it comes from years, years, years of what? Experience. Personality development. Internalization of specific lifestyle. And ano pa ho? Iba't ibang crisis ng buhay. Iyon po yung nagbibigay ng stability. Pero alam niyo po mga kapatid, di po ba saklat na kahapon po tinalakay ko ito eh. Yun pong bahay na itinayo, tinetest po yung bahay na itinayo sa pamamagitan ng pagdating ng bagyo, ng unos, ng ulan, at ang katatagan ng bahay na ito ay makikita sa pundasyon kung saan ito itinayo. Kaya ang isa sa marka ng physical, I'm referring to physical maturity, ay stable and flexible. Kasi po, pag stable na, choices and decisions are made, makikita mo kung ano result ng kanyang mga desisyon sa buhay. Sa kanya bang mga desisyon, influence pa siya ng kung sino-sino? Sa kanya bang mga desisyon, itinutulak pa siya para lang magdesisyon? Hindi na po ganun, di po. Di ba pag mga sanggol, hindi mo naman talaga mapagdidesisyon sarili eh. Kaya nga may nagdidesisyon para sa kanila. Di po ba? Hindi nila kayang i-prepare yung pagkain nila, kaya may magpe-prepare ng pagkain para sa kanila. Pati susuotin nila, hindi nila kayang i-provide, kaya may magbibigay nito sa kanila. But as a child, matured, ano po? Choices and decisions are made. By the time they reach the age of 20s, their character is formed and maturity is attained. Kaya nakakalungkot kung kailang matanda na tapos akayin pa. No? Nakakita na po ba kayo ng isang 30 anyos na akay-akay pa ng nanay niya?
pag ito po ay akay-akay pa ng nanay niya, may meron ng malaking problema. Well, it's either, yeah, handicap, o kaya person with disability. Understandable yun eh. Understandable yun. Pero yung sinasabing normal, physically, normal, emotionally, normal sa lahat ng aspect ng pagiging tao at akay-akay pa ng magulang, kapatid, ano tawag natin doon? Kayo na po, magsabi ko ano. Hindi na po ako. So, naniniwala po tayo na sa pagtanda, pag-edad ng isang tao physically, nagkakaroon po ng tinatawag na stability. So, the truly mature person, however, is not just stable and set in his conviction, but at the same time, there is flexibility. What is flexibility? Flexibility is being open, being receptive for self-criticism and correction from others. Ibig sabihin, bagamat stable ka na, yeah, meron ka ng knowledge, meron ka ng alam, meron ka ng karunungan, nakapagpapasya ka na sa iyong sarili, pero open ka, receptive ka sa mga bagay na pwedeng maging kapakinabangan mo pa. Dahil ang reality, hindi naman natin alam ang lahat ng bagay. Kaya nga po, may mga tagapagturo, may mga nag-a-advise, may mga counselor, may mga pastor, na yung dapat mga pastor ay maalam sa kanilang mga ginagampanan tungkulin dahil maraming mga kaanib ang darating doon sa pagkakataon na they will become stable physically, na ang akala nila alam na nilang lahat, pero pagdating sa spiritual, doon sila nagkukulang. Yes, kapag nag-mature na ang isang tao, he has the ability to discern between what is and what is not important, and therefore, when he needs to stick to his conviction and when he can afford to do the decision, nagiging lenient and tolerant. With spiritually mature people, you see the same stability and level-headedness, yet also flexible. You will see the flexibility. Yan po sinasabi ni Apostle Pablo, Philippians chapter 1, verses 9 to 10. Anong sabi ni Pablo? Ganitong panalangin niya para sa mga mananampalataya. This is my prayer, that your love may abound more and more, saan daw? In knowledge and depth of insight. Ang panalangin ni Pablo, yung pag-ibig ninyo'y lumago pa. Saan? Sa karunungan at lalim ng inyong pagkaunawa. Verse 10, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Spiritually mature Christians possess the spirit of discernment. They have learned to apply the Word of God to all kinds of situations and problems. At yung immature, hindi po yan, hindi po niya yan kaya. Kaya mahalaga po, no, ang spiritual maturity. The spiritually immature person cannot do this. He does not see through the situation and through the problem and cannot come up with the proper solution. An immature person is unsure of himself, needs help, and he needs guidance. But instead of admitting that he needs help and guidance, he often acts as if he knows it all. And an spiritually immature person is quick to judge, easily making decisions that makes no sense. Nakakahabag po yung kongregasyon. Nakakahabag yung simbahan na napakaraming mga miyembro, puro immature naman. Amen? And such people often know deep down that they are not fit for any position in the church office. Nakakalungkot. Kaya kung pastor ka na nakikinig sa akin, hindi pa naman huli ang lahat.
magturo ka ng tama. Huwag puro lumdagan ng lumdagan. Huwag puro encouragement ng encouragement. Hanggang kailan mo i-encourage yan? Kaya nagpapalaki po ang simbahan ng puro immature kasi habang panahon mong i-encourage ng i-encourage. No. Matured person doesn't need to be encouraged continuously because they will be the one to encourage those weak brothers in the faith. Kaso lahat na lang ganun. Lahat ng miyembro kailan. Pag hindi sumimba, dadalawin. Pag nagtampo, aamuin. Hanggang kailan nagtatampo? Yung matured Christian spiritually, hindi na po ganyan. Alam na nila ang kanilang mga kalalagayan. Alam na nila ang kanilang role. Alam na nila ang kanilang gagampanan. Amen? They act with wisdom. Pero marami po sa loob ng simbahan, hindi ganun. No. They present themselves as defenders of faith, defenders of the doctrine. Pero yung napakasimpleng mga bagay, hindi nila alam. No. They cannot distinguish between what is important, what is relatively unimportant. For them, kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, yun na lang. And what a blessing it is, therefore, for a congregation to have men at the helm who are able to speak and act with conviction, but who also recognize that others may have opinions that are worth considering, especially when it comes to the non-essential or the things indifferent. Amen? So ito po yung unang marka ng physical maturity. Kailangan stable and flexible. Ito po yung paalala lagi ng inyong lingkod sa mga kabataan sa pagpili ng mapapangasawa. Pag nagkukwentuhan po kami ng mga kabataan, Pastor, ano po ba pinakamagandang qualities ng isang manliligaw at ng liligawan. Sabi ko, hanapin ninyo yung spiritually stable and yet flexible. Yung bang tipong paninindigan niya yung kanyang pananampalataya dahil alam niya ito, hindi siya makikipag-compromise, aakayin niya ang pamilya niya sa Panginoon, hindi siya makikipag-compromise yung kanyang asawa ay magiging katuwang niya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak sa diwa ng pananampalataya. And yet, flexible, willing to listen, willing to learn more in order for them to grow more. Nakuha niyo pa? Kaya kapatid, huwag kang tutulad doon sa mga mananampalatayang parang alam na nilang lahat. Yung bang tipong galit na galit doon sa mga nagpapatotoo na ngayon lang nila natutunan itong mga doctrine. Eh kung totoo naman eh. Ano gagawin ninyo sa mga testimony ng mga taong nung nakapakinig ng aral eh? Nagsabing, bakit ngayon lang po namin natutunan niya? Tapos aawayin niyo, sasabihin ninyong, tagal-tagal nyo lang nagsisimba. Hindi nyo pa pala alam yan. Paano nila malalaman eh? Hindi naman kayo nagtuturo. Hindi po ba? Kaya ngayon, Pastor, sa kabilang channel, kung nakikinig ka, magturo ka. Kung ano man yung doktrina nyo, turo nyo. Kung talaga mapapaniwala ninyo ang mga tao dyan sa doktrina nyo, ipagtatanggol nila yan. Pero marami po na nandyan sa simbahan, hindi dahil sa turo, hindi dahil sa aral, kundi nasanay na lang dyan at nandyan kasi ang mga kamag-anak at dyan linggo-linggo, ine-encourage nyo siya, ine-encourage nyo sila na maging immature. That's the reality. Masakit. Pero kung nakikinig po kayo ngayon, sana akayin ninyo ang simbahan sa paglago sa buhay espiritual. Pangalawa, second mark
balance view of self and self-worth. Importante ito, mga kapatid. A balanced view of self and self-worth. Ito ang problema ng mga simbahan sa panahon natin ngayon eh. Kapag tinuruan ang mga tao, "Oy, naku, you are wonderfully and fearfully made." Wala naman hong problema doon. Pero alam niyo po, yung wonderfully and fearfully made, pagkatapos po na ang tao'y mahulog sa kasalanan, ang tao po ay ano? Patay! Bulok! Yun po yung tunay na kalagayan. Kaya kung hahanapin ng tao ang kanyang self-worth, yung hindi born again, we will look or they will look for themselves saan? In the standard of this world. In the pattern of this world. Kaya nga si Apostol Pablo sa Romans chapter 12, ano sabi? Mag-iba na kayo ng pag-iisip kasi born again na kayo, huwag na kayong lumakad ayon sa pattern of this world, kundi saan? Sa buhay espiritual na. Renew your mind na, sabi niya sa Romans 12. Kaya hindi na po nakapattern sa mundong ito ang ating mga self-worth. Hindi na po sa opinion ng iba. Alam niyo po mga kapatid, children do not yet have self-knowledge. Diba? Yung sanggol, ano malay niyan? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga ang paggabay. Mahalaga yung paggabay. Sino po, sorry ho, sino po mga nagiging homosexual most of the time? Most of the time, sino homosexual? Sino po yung lesbians most of the time? If you are going to analyze it, most of them, hindi ginabayan ng mga magulang. Nag-abroad yung tatay, walang father image. Nag-abroad yung nanay, walang mother image. Alam niyo po ba na yung self-knowledge ng tao, wala pong nagising na lang na bakla. Walang ganon. Hindi lang po sila naturuan na anak, ikay lalaki. Ganito ang lalaki. Ito ang akto ng lalaki. Yang tatay mo, yan ang lalaki. Ngayon, kung ang tatay, walang imahe, yung bata, walang imahe ng tatay, anong imahe ang tataglay ng tatay? Kahit siya'y lalaki, nanay lang nakikita niya, kaya imahe ng nanay ang matututunan niya. Ganun most of the time. Walang balanced view of self. Walang balanced view of self-worth. Kaya mahalaga po na ang paggabay ay ibinibigay talaga. They are not able to evaluate themselves properly because they go by what parents and other people say or think of them. Tama. Children are very sensitive to this, especially when it concerns the opinion other children have of them. Kaya pag ang kasama ng mga anak mo, kung sino kasama ng anak mo, ang laking influence noon. No? Kita po ninyo, magkakasama yung mga kumikending-kending ng mga lalaki. Sila magkakasama. Kasi dun po sila nagkakaroon ng tama, sa tingin nila, tamang view of self. Tamang view of self-worth. I-bash na ninyo ako kung ano gusto ninyong bashing. No, magagalit na naman sa akin yung mga LGBTQ. I am not here for you guys. I am not here to entertain you. You can leave this channel and go somewhere else. Ano po? Kaya, ito po ang katotohanan. Yung immature physically, they don't have a balanced view of self and self-worth. Their sense of self-worth is based almost entirely on where? On what? Una, on their peers' approval or disapproval. And this is not so bad. It belongs to the normal development of the child. Eventually, it will grow out of that stage. And as every parents know, this brings others problem with it because tingin nung mature na kabataan na nagmamature, alam na niya lahat. And he knows everything. Kaya delikado. Kaya without the proper guidance of the parents, nakakalungkot. Marami po ngayon mga kabataan talagang
walang balanced view of self. Hindi niyo po ba napapansin? Katatanda na, nakasiksik pa sa mga magulang. Hello, bato-bato sa langit, huwag tamaan. Bakit? Wala po yung balanced view of self eh. Hindi niya naiintindihan na dapat nasa age of maturity na ako eh. Edad pa lang eh, dapat dito po sa Canada, 18, you can go out. Nobody can stop you. You can have your life, the life of whatever you want to your life is. Ganun po eh. Ang problema, kung hindi mo naturuan at lalabasan ng bahay mo, papunta sila sa kapahamakan. Marami pong ganun. Kaya po itong Canada, medyo magulo din dito eh. Bakit po? Kasi po marami rito lumaki sa foster home. Yung mga native Canadian na bunga po ng mga magulang na drug addicts. Pagsilang po yun, sa ospital pa lang, pagsilang. Hindi na po yun makikita ng mga addict na magulang, diretso na po yun sa foster home. Kukunin po yun ng foster home, na ang duty ng foster home, alagaan yun. Dahil may bayad yun eh. Meron po silang tinatanggap na bayad doon. Wala pong foster home dito na kukuha ng foster child nang walang bayad. No? Iba pong Filipino ang nangyayari. Kalaunan, yung kanilang foster child or foster children, napapamahal na po ng husto sa kanila. Kasi nga po, zero age, kinuha nila, lumaki na. At alam niyo po, pwedeng kunin sa'yo yun. Pag medyo lumalaki na, tapos yung magulang, na-rehabilitate, gumaling, no? Hanapin yung kanyang anak, wala kang choice kundi ibigay yun. Doon, maraming mga Filipinong foster parents na nato-traumatize. Kasi po, biglang babawiin sa kanila yung bata. Kasi po kaya lang naman nandun yun. Kasi pansamantalang tagapag-alaga ka, binabayaran ka para alagaan mo yung mga yon. Pero marami po na nandun sa foster home at itong mga batang ito, alam na nila na kaya sila nandun sa foster home dahil inaalagaan lang sila and they are in the foster home because of money, because the foster parents are being paid, nagre-rebelde. Eh kaso pagdating ng 18, kailangan umalis na sila dun sa bahay ng foster home. Kasi po wala na silang bayad. Take note, hindi na po babayaran ng gobyerno yung foster parents kapag edad 18 na po yung inaalagaan. Kaya marami po, kinikick out na rin palabas kasi wala na silang pakinabang doon sa inaalagaan. And without the proper balance or balance view of self and self-worth, ano po mangyayari dito sa mga lumabas na 18 anyos na ito? Doon na lumalabas ang maraming delinquent. Nahuhook ng drugs, sa alcohol, alcoholism, at sila po yung mga nagnanakaw, nagpa-vandalize, gumagawa ng kaguluhan. Kaya marami pong magulo dito. And some of them landed in being homeless. Palakad-lakad, wala pong bahay. Marami pong ganun dito sa Canada. Kaya napakahalaga po ng balance view ng isang tao sa kanyang sarili. Ano po? So, what is serious is that many physically mature people stay at the mental level of children with the result that they never attain to a healthy knowledge of themselves. Yan po yung totoo. And this lack of proper self-knowledge often leads to two opposite results, either to overestimation of self or underestimation of himself. Tama? Kaya, yan po ang katotohanan. We cannot deny that. So, a mature person has a more realistic view of himself. He will not in false humility think less of himself than is necessary. Yung mature na tao, meron siyang realistic view of self. Hindi siya yung tipong may false humility na titingnan ang kanyang sarili biglang sobrang baba. Or, he will view himself higher than is biblically warranted. Kundi balanse. Hindi po ba? And
He is not afraid to say what he believes. He has the gift to take on a certain task or position. But on the other hand, he will readily admit that he lacks the qualifications for accepting a certain assignment for which others are better equipped. Kaya pagdating sa leadership, dapat talaga matured eh. You will not put an immature person on the leadership. Kitang-kita nyo po yung mga kitang-kita nyo immaturity dun sa mga tao na sinakop lahat ng posisyon. Diba? Alam na ko po mga kapatid, paano mo gagampanan yung lahat na ng posisyon hawak mo? Ako nga ho, pastor eh, ng Winnipeg. Tapos ginawa po nila akong bishop dito sa Canada. Ngayon po, napapabayaan ko na yung iba eh. Hindi ko na ho magawang dumalaw doon sa ibang simbahan ng Canada. Alam niyo po kung gaano kalalayo rito eh. Kaya ho, bilang bishop, kung kailan na lang po talaga merong mabigat na pangangailangan, doon na lang po ako nakakapunta. Kasi po, kailangan naman po rin yung mga ganong mga pangangailangan dito eh. Pag ang pastor na po nangailangan ng paggabay, eh, we need somebody who is on a higher level of office para tumugon sa kanila. Yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng obispo rito. Kasi po, yung mga obispo naman namin dati doon sa Pilipinas, di po makakapunta rito. Meron nga kami pinapunta rito. Wala rin nangyari. Di namin kaya. Syado mabigat ang requirements. So, eh dito, wala po kami maipasweldo sa obispo dito. At yung obispo rito, wala hong sweldo. No, I've been doing that for 10 years now. Wala po akong sweldo kahit isang dolyar. Pro bono. Puro abono, na po. Pero wala pong hinanakit. Kasi, ministeryo yun eh. Ministeryo yung sinumpaan namin gawin. Kaya, alam din dapat ng isang pastor, ng isang miyembro, kung ano yung kapasidad niya. Alam niya kung ano lang yung kaya niya. Hindi yung, alam niyo po yung mga nag-a-apply ng posisyon, takot-takot yan eh, lalo sa ministry. Pastor, gusto ko po ganito ako eh. Gusto ko po ganun ako eh. Nako, kalaunan. Iyon po yung mga sakit ng ulo. Yung bang tipong sinakop mo na lahat, dalawa, tatlong distrito, hawak mo, district superintendent ka, gaano kakapal yun? Wala na bang marunong na iba? Wala na bang pwedeng ilagay? Yung ba tipong obispo ka na, district superintendent, pastor pa, sakop mo na lahat. Meron pong ganun eh. Okay lang sana kung wala sweldo yun. Hindi, kanya-kanyang sweldo yun. May sweldo bishop, may sweldo district superintendent, may sweldo pastor. Wow. That is a sign of immaturity. Wise ang tawag doon. Po. Some people think that these two things cannot go together. But watch out for Christians who seem to be so humble. They think nothing of themselves, they say, but wait until someone steps on their sensitive toes and they will reveal just how proud they are and how important they think they are. Amen? In other words, there are person they think they have proper understanding of humility, but they are not. The Apostle Paul shows us that true humility is and how it can go together with proper biblical self-worth. Sa epistle nga po niya, sa kanyang mga sulat, he states repeatedly that he is deeply conscious of his sins. He cannot forgive himself for what he did for the Christians in the early church, and that he, of all people, had been chosen to become a servant of the gospel is a source of great amazement to him.
Hindi niya mapaniwalaan na dati nga siyang persecutor. Pinatay nga niya si Esteban. Pinersecute niya ang mga mananampalataya sa Jerusalem. Pero tinawag siya ng Diyos bilang lingkod. Kaya manghang-mangha si Pablo eh. At ang sabi niya, kung ang pagbabasihan niya ng biblical self-worth, hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. But while he often speaks of his sin and guilt and unworthiness, we also find in his letter many statements pointing to his many accomplishments bilang church builder and church preacher. Hindi po ito pagyayabang, but a realistic assessment of what he had become by the grace and power of God. Of course, none of us can compare ourselves with Paul at kung ano man yung na-accomplish niya sa paglilingkod sa Panginoon. But it is not wrong to acknowledge God for what He has done for us, in us, and through us. Hindi po yun pagyayabang. He is just stating His accomplishment para sa kapurihan din ng Diyos. Dahil kung sa kanyang sarili, wala naman siyang magagawa. Persecutor nga siya dati. So makikita niyo po mga kapatid, sa buhay ni Apostol Pablo, yung balanced view of self and self-worth. Hindi nakabase sa opinion ng iba. Hindi nakabase sa sasabihin ng iba ang kanyang halaga. Kundi nakabase ito sa kanyang katayuan bilang anak ng Diyos. Amen? Bukas po natin ipagpapatuloy mga kapatid. Alas 8:30 na po at alam nyo na po na ako po'y kailang maghatid pa sa aking bunso sa paaralan. Nais ko pong magpaalam sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, magkita-kita po ulit tayo bukas. Ganito rin pong oras dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.